Ay, magandang araw bayan, bansang Pilipinas, magandang araw sa ating lahat. Nandito tayo ngayon sa itaaso ng ating tirahan upang puntingnan natin ang mga bubong-bubong. Dahil po ito po yung tinatawag na halos lahat ng mga tao dito sa aming lugar ay nasa kanilang tahanan, sa loob ng kanilang tahanan. Meron man lumalabas, ay yun pong sinasabing bibili lamang ho ng kanilang mga pagkain o mga ano. At ito tayo, titignan nyo po ang paligid ng aking lugar para po makita naman ninyo kung ano po ang mga sitwasyon. Ayan ang halos ho, yan po, kung nakita ninyo, yan po ang building ho ng Iberbilina, no, yung pong nagtitinda ng mga cosmetics product, no, andito ho. At ito ho yung nasa taas, makikita ho ninyo kung ano po ang mga itsura. Kung mapapansin ho ninyo, ito ho ang mga sitwasyon namin ngayon dito, no. Talaga ho kami ho dito sa aming lugar, kami ho'y tumatalima ho sa sinasabi yung stay at home upang po tayo ay stay safe, no. Ayan, makikita naman ninyo yung ibang apartment ho dito, ay yung kanilang mga nakatira na katulad ko ay nasa kanilang mga balkonahe. Ibig sabihin, no, sadya ho talagang ayaw nilang lumabas dahil ayaw nga nilang maging biktima. Kaya nga bayan, ang aking pakiusap po sana ay kung ang lahat ng tao, no, ang lahat ng mamamayan dito sa bansang Pilipinas ay magkakaisa, malabong hindi mangyari na matigil na ho o masolusyunan na ho ang problema po nitong pandemic na itong coronavirus. Kaya ako naman, sabi ko nga sa inyo, lagi ho tayong sumusuporta kung ano po ang gusto ng ating Pangulo na yung kanyang batas sa bansang Pilipinas. Dahil hindi naman niya gagawin yan kung sa tingin niya ay hindi ikabubuti nating mga mamamayan ng bansang Pilipinas. Kaya ito ako ngayon, tinitignan ko, nandito ako sa rooftop, halos ako mag-isa, no? Ito yung sampayan namin kapag kami po ay naglalaba, no? Ito po, ito po yung ano. At madalas ho, kapag mayroon akong balita ho, kapag ho ako ay tinitignan ko po pag mayroon po mga sinasabing mga pagkapanahon na masama ho ang lagay ng panahon, no? Kapag may mga sakuna o bagyo na darating, bago ako pumunta sa aking pong programa sa radyo, ako po ay umaakyat dito upang titignan ko, no? Titignan ko kung ano talaga ho ang lagay ng panahon sa itaas. At ganun pa man, marami pong salamat sa inyo dahil sabi ko nga, kung tayong lahat lamang hindi maging matigas ang ulo, magkakaisa, magkakasundo, no? Ang kailangan lang kasi sa atin, magtulungan ho tayo. Unang-una, sabi ko nga pa ulit-ulit sa Facebook, sa post ko sa Facebook, ang dapat lamang ho ay magkakasundo tayo. Dapat ho sumunod at sumuporta tayo sa ating gobyerno. Sundin natin ang batas ng ating gobyerno na ipinapatupad ngayon, yung bayanihan to heal as one act, no? Na kung kinakailangan nandyan tayo, stay at home upang po tayo maging safety sa ating buhay, no? Huwag na tayo maglalabas pag hindi kinakailangan. At kung maari ho, gawin natin kung ano ang tama para sa ating pamilya. Dahil kapag po tayo na biktima ho ng sinasabi yung COVID-19, yung coronavirus ho, maniwala kayo sa akin, kayo ho'y mag-iisa lamang doon ho sa kung saan mang kayo ilagay na hospital, no? Dahil nga po bawal ho kayong samahan. At kayo lang ho, tanging mga frontliners, ang ating health workers, ang kasama mo doon. So, yan ang iwasan natin. Para na humatigil, dahil tignan nyo po ito. Lumubo ho ang ating pong bilang ho ng mga positibo ho sa coronavirus, sa COVID-19. Kaya nga po panawagan ko sa inyo mga kababayan ko, gayahin lamang natin yung iba hong tumatalima. Alam ko pong mahirap ang ating kalagayan. Alam ko rin po na katulad ko kayo na nahirapan na rin at medyo paubos na ang ating mga naitabing mga pera, no, pambili ng pagkain. Pero ganun pa man, sabi ko nga, mahirap pong magutom talaga. Pero aanin ho natin kung tayo naman ay mabiktima nitong COVID-19. Mas mahirap po. Dahil nga po, walang ibang tutulong sa atin kundi ang sarili natin at ang bansa natin. Ngayon, kung di tayo magkakaisa,
sa sarili natin at sa bansa natin, anong mangyari sa buhay natin? Diba? Dapat to, tayo mismo mga Pilipino ay pamamarisan ng mga taga-ibang bansa. Na tayo mismo ay tumalima at sumunod po kung ano po ang utos ng ating bansa. Ayan, narinig niyo po, mga tilaok ng manok, no? Oh, mga iba't ibang mga boses, no? Pero wala ho kayong makitang mga tao. Siyempre, of course, wala kayong makita kasi nasa rooftop po ako, nasa taso ako. Pero kung titignan niyo po ang ibaba nito, wala ho, tahimik ho. Halos lahat nasa loob ng tahanan. Dahil nga po, sabi ko nga eh, kapag ho ikaw ay nadali ho nitong virus na ito, nitong COVID-19, tsak ho, hindi ko alam. Ewan ko kung anong mangyari sa buhay ng matatamaan. Kaya nga ho, mas marami ho ang hindi nakaka-recover kaysa nakarecover. Sana po, mapigilan natin ito pa rin natin, at yun nga, sabi ng Pangulo, ako hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin, kaya yun na lang po ang ating gawin, ano. Sumunod na lamang tayo kung ano po ang ipinapatupad ng ating gobyerno. Kaya po, hanggang dito na lamang, maraming salamat. I-subscribe nyo po ang aking YouTube channel, Holy Ka ni Jojo Sibial. Siyempre po, pindutin nyo ang bell para po naman sa lahat ng aking video ay mapapanood ninyo. Siyempre po, i-share ninyo ito at mag-comment po kayo para naman malaman ko kung ano po ang mga dapat kong itatopic sa mga sunod na video ko. Marami pong salamat at isang magandang araw. To God, Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. To God be the glory. God bless po at ingat po tayong lahat. Stay at home at stay safe. God bless.